Ginawa namin ng butterboard yung aasintadahan namin sa butas ng hagdan. So, tinansi. Ano, kita nyo yung tansi. Para at least level siya. Ayun, kita yung tansi. Abangan nyo po at ang gagamitin natin dito is yung tinatawag nilang form blocks. Yung nauuso ngayon. Makinis na hollow blocks. Wala nang palitada. At buhos ang pader din. Hindi po tayo kasi nag-hollow block. Hindi tayo pan ng hollow block. So, abangan nyo kung paano natin to buhusan at bigyan natin ng honest na review yung nauusong form blocks. Ito po ay mas makabuluhan na scoop. So, abangan nyo po. Inaantay ko lang yung deliver. Thank you. Ngayon, dumating na rin ang pinaka-antay po natin. No? Form blocks. Deliver ko ngayong umaga. Yan, abangan nyo po. I-review natin ng isang honest na review itong form blocks na to, kung paano buuin. Paano itasa. Okay. So, yun. Good day. Welcome po ulit sa ating channel at meron po tayong maganda-gandang scoop ngayon. Form blocks. Purong buhos din po siya na pader na hollow block system na wala ng plastering. So abangan nyo po at i-review natin ng maganda-ganda itong nauusong produkto ngayon, no, sa market. Tingnan natin kung maganda ba siyang gamitin. Sige po, at abangan nyo kami sa mga gagawin namin dito dahil dito eh wala kaming tinatago at lahat ng may counter namin dito eh sasabihin po namin sa inyo. Thank you. Yan, ito yung mahirap na parte. Iakyat namin siya hanggang dun sa rooftop. May kabigatan din kasi. Tapos wala pa kaming hagdan paakyat ng rooftop. So hihilahin na lang namin ng tali. Ayan, ginaganyan na lang niya. Nakakit muna namin hanggang 3rd floor. Siguro mga nasa ng kilo ba to? 10 kilo din yata ito. O 15 o 20. Sa maghapong buhatan niya, nakakapagod din. Magaang sa umpisa pero mabigat katagalan. Sige, nakakit muna namin to. Yun. Yun, sa deliver pa lang, nabasagan na kami ng mga gunting naman, isang piraso lang. Although kasi nalubak daw sila, sabi ng driver. Hindi naman din maiwasan talaga na may nadadamage sa delivery. Lalo na pag malayo yung deliver. Tapos may ilan-ilan dito. Ayan, ingatan po natin yung mga kanto kasi nabubungi. Although madali naman daw yan i-retouch kapag naipinit na, na maliliit. Pero itong malaki, gagamitin na lang siguro namin sa siroho yung cutpiece ba? Cutpiece, yung maliit na ano, pupuputulin namin to para sa siroho. Okay. Tapos ang reinforcement niya, alambre. So may alambre siguro to, pahalang pag ganun, nadami. Ang sabi naman nung i-deliver, minsan daw kasi pag naubusan siya ng bakal, alambre nilalagay. Although matibay pa rin naman daw. Usually daw kasi yung bakal na kasing laki ng steel matting, maliit lang, nilalagay nila dyan. So okay din naman alambre kasi GI siya. Hindi siya kalawangin. Ang inaalala ko kasi baka umiyak ng kalawang dito sa mga surface niya kapag maraming bakal. Malipis na kasi yung cover ng konkreto. So tingnan natin after mga ilang years kung ano na bang magiging itsura na ito. Tingnan ko naman hindi siya iiyak ng kalawang. Mga bagong produkto kasi ito sa construction kaya under ano pa, observation. Mundo subok naman na daw sa mga building. So tingnan natin. At yan. Ngayon kailangan namin pantayin yung pinagpapatungan. Hindi dyan to. Ayan, sige, damay mo na nga yan.
Kasi kailangan, tingin ko kasi dito yung unang patas ang importanteng ma-i-level mo para sunod-sunod na lang siyang patong ng patong para pantay na hanggang taas. So nire-level namin yung base dito sa tanse. No? Mataas din sa part na yun, may mga umbok lang na konting bato-bato. Yung binapantay namin. Tsaka, importante rin yung pinagsusutan ng ano, pinagsusutan ng vertical na bakal. Kailangan eksakto din sa ano mo, sa corn block. Kasi minsan nagiging alanganin sa pwesto kapag kagaya na ito, pag dito namin inusot sa ano, kabilang bakal. Yung corn block, yung dulo ng corn block, pag doon namin inusot pa namin sa isang bakal, alanganin na din sa kabila. No? So din sinagad namin, din doon yung mas magandang pwesto. Spacing namin ng bakal dito, 60. Yun yung pinakamagandang pwesto. Ngayon, hindi namin alam kung paano sa kantuhan. Tingnan namin. Sige, plaster muna namin to. Taas ng konti doon. Nitik-tik na lang namin konti. Yan, tas testing rin namin. Kasi doon sa tansi. Tansi na habol namin eh. Wala kang mga perang. Bumaba na nga yata todo eh. Sa kabila, todo. Ay, bumaba na nga. Ayan. Pares na? Pares pa rin. Pares pa din? Okay. Oh, sige, bawas pa. Hanapin mo nga. Hanapin mo kung saan sumasabit. Sug mo, oh. Kailangan yan, naka-level na yan eh. Naka-level na ba yan? Kailangan maayos din yung pagkakakabit ng vertical bar. Kasi sumasabit sa ano, gilid ng dito, sumasabit. Konti na nakas ng space dito. Yan. Yan. Sumantay na. So yan, binibender na lang namin itong bakat para di sumabit. So yan, nagpapalaman na kami. Madali lang naman siya i-align kapag gumamit kayo ng level bar. Level bar namin itong forma. Tapos, nahahabol na yung kapantayan niya. Kapag may level bar, tapos tinali namin sa horizontal na bakal, mas lalo pa siyang tumibay. Ngayon, yan, pantay na yan. Eh. Kapantay ng tansi dun. Base dun sa tansi namin. Tapos tumibay siya ng may horizontal. Tinatali namin dito sa reinforcement ng pond blocks. Ito. Yan, tinatali namin dyan. Yung horizontal bar namin. Tapos matibay na siya. Dali na lang ano. Dali na lang lagyan. Tapos pag magtapos na itong unang patong, dire-diretso na lang itong kasunod eh. May susundan na kaming kapantayan niya. Yung una lang naman mahirap. Although init. Sobrang init. Drop spot. Ilan muna tubig. Init sobra. Yun, kapag putol, glider, saka yung diamond cutter na pang concrete, madali lang naman putulin. Pag lumay, kabok. Pero ano, kesa sa hollow block na dinudurog pa, madudurog pag pinuputol nila. Pag nagka-cutting kami, may instance na tinatamaan yung bakal, yung reinforcement sa ilalim. Minsan yung tinamaan. So, ano? Paano ba? Hindi na lang namin binabaon yung grinder, tapos si Papa Karate Chop namin dito kay ano, pirang. Nag-ano pa ba si pirang? Anong? Ilan pa? Ilan na lang yan? Last na yan? Hindi mo ano? Ano si battery? Ito, pinto. Ito yung ginawa namin sa kanto. Check 4:30 PM.
natagalan kami sa pagtahakot. Kaya ito lang natapos. Saka pagbabakal. Nagbakal pa kami patayo. Although, yung nagpaton na kami sunod, alay na agad. So, tuloy-tuloy na lang to sa sunod na ano namin. Sa sunod na paton. Eh, nilagyan na namin to ng konti yung nga natira eh. Mayroon na yung natira. So, tutuloy na lang namin. Bukas. Ah, bukas. Wala pala ko. Masusunod na gawa namin. Tuloy-tuloy na lang yan. Nakalevel na yung corn blocks na yan. Sa una, mahirap. Pero pag nakasanaya mo na, madali na lang din. Mabilis lang naman siya ikasa. Tingin ko tuloy-tuloy. Naging problema ko lang talaga electrical. At saka itong mga patayong bakal, dapat hindi sumasabit. Saka yung alignment, yung debilasyon. Okay naman. Sige, at abangan nyo po kami sa susunod pa namin ditong pagpapatuloy. Tingnan natin kung anong kalabasan nito. Thank you.